masaya siya sa naging lineup kasi dependent yan. But pag nakakuha niya yung mga items, wow. Eh, sobrang hirap talaga. Habang si Fio ay babagsak, first blood ay nakuha na ng Omega. Kaya lang si Ryzen din ay mamaming eh. Mm. And oy! Ayun, ito na nga yung opening flicker na gamit na real world manipulation. May paghatak pero hindi na siya makakaserve doon sa na. Naging mga minuto. Pero nandun yung wild charge play. Miko dito ay nalusa si Torrencio. Finally magkakaroon na ng teamfight. Naku, manganganib ata siya dito at sasampahan na siya ni Flap Easy. Wala na si Kera. Isama mo na si Renzio. Sila yung real world manipulation. Stop. Flicker na gamit na habang si Ogwen naman na magiging target na ilatag na yung Zaman Force. Dashing in and out. Andun yung cable play and Carl TZ dalawa ang may uuwi niya Fio dito. Pero iniiwasan lang ng Bren. Yeah, kumbaga parang sobrang narrow talaga ng setup pero si Miko dito makakapagbagsak. Ngayon si Ryzen. Oy, kinancel! Ni Carl TZ. What an isolation play mula sa kanya. Yung Lord ay wala siyang ay meron siyang shadow kill pero nandoon yung knock-up na ilatag ng Zaman Force. Kakayanin nga ba ng mga members dito mag-spot Omega, mamamaalam si Mogen, paplang yan yung immortality and legendary na si Kyle DZ at ang Hive ang magwawagi sa game number